around the world, smich, and welcome to my YouTube channel. So for today's video, I'll be sharing you guys on how I make my own printed medical flashcards. So napakita ko na sa inyo yung mga soft copy reviewers and mga study materials ko, which are the digital notes, digital organization sa mga previous videos ko. And ngayon, nag-focus naman ako sa mga hard copy na aking mga gagamit sa aking pag-aaral sa medical or nursing. Dahil nga ako ay visual and also tactical learner, hindi ako natututo sa pakikinig lamang. So natututo ako sa mga charts, diagrams, and everything. Kasi tututo ako pag nagre-rep them ako or may mga nahawakan ako na magagamit ko sa aking pag-aaral. Naisip ko na yung buong first sem ko sa pag-aaral na yung online class ay hindi ako sobrang bigay na bigay. Nag-aaral naman ako pero alam kong sobrang baba ng effort ko sa paggawa or sa pag-aaral ko doon. Hindi ko maramdaman na nursing student ako. So naisip-isip ko na parang ang dami kong hindi alam nung nag-second sem na. Na parang napunta ako or nauwi ako sa blanco dahil nangangapa ulit ako at inaaral ko na naman yung mga napag-aralan ko or yung mga diniscuss nung first sem dahil nga hindi ako masyado nakikinig dahil maliit ang attention span ni ate. And so naisip-isip ko na gumawa ako ng medical flashcards para makatulong ito sa aking pagre-review ng mga kailangan at mga major subjects na magagamit ko sa aking board exam pagdating ng panahon. And yun, hindi naman siya sayang dahil magagamit ko talaga siya. So makikita nyo na may ring binder siya and sobrang handy niya. Pwede mo siyang bitbitin at pwede kang magkabisado ng mga parts. Itong video na ito ay nahahati sa mga parts. So without further ado, ipakita muna natin yung mga kailangan or yung mga materials na kaya gamitin natin para sa paggawa ng ating medical flashcards. Ay part 1 lamang. So magkakaroon ako ng video number 2 kung saan nagpapakita ko sa inyo yung mga study materials ko, yung mga DIY na iba ko aside from medical flashcards. So may papakita ko din sa inyo yung mga kinakailangan kong materials and mga reviewers ko para makapag-aral ako ng maayos sa nursing. And also papakita ko din sa inyo yung mga study habits ko as a freshman nursing student and everything sa second video. So, ang site na pinagla-layoutan ko ay sa canva.com. Kapag nasa Canva na ako, nagko-custom size dimension lang ako. And then, pagkatapos doon, ay sinesearch ko yung size na ginagamit kong papel. So, ang gamit kong papel ay yung A4 na vellum. So, nilagay ko siya based on the mm or millimeters. And then, ang sunod na nilalagay ko ay naglalagay ako ng horizontal and vertical lines. Ito yung ginagamit ko para mahati yung aking papel sa 4. So, dahil nga may 4 parts na, iduduplicate ko lang siya. And then, make sure na yung lights na ginamit nyo ay naka 0.0 para hindi masyadong makapal yung inyong lines. So, nilagyan ko din siya ng banner and dinagay ko yung subject dun sa loob ng banner. So, nag-search ako ng color depending sa subject ko. So, dahil nga lahat ng science, gusto ko green. And nilagay ko yung green sa pamamagitan ng colors. So, nandun lahat yung mga color palette na ginawa ko and dun ko pinagbasihan yung color na green. Napakadami ng fonts dito sa Canva and kung hindi kayo satisfied, pwede naman kayong mag-upload ng fonts nyo. And sa my front page, nagsasearch lang ako ng elements na naka-base doon sa aking subject. Dahil nga chemistry, so naglagay ako ng parang chemistry. So sa front page, syempre kayo na bahala kung anong gusto ng type. So gusto ko minimalistic and malinis lang yung design. So kayo kung bahala kung anong gusto nyo. And then next sa paglalagay ko ng data is nagsisearch lang ako kung ano yung mga guidelines ko. So syempre, meron akong guidelines kung ano mga pwede ko or gusto kong ilagay doon sa loob ng medical flashcards ko. And then sinesearch ko lang siya sa Google or kapag naman wala ako mahanap sa Google, meron akong mga reference books na dinownload sa PDF. And then ini-screenshot ko lang siya
And then ina-upload ko sa Canva, which is i-upload media mo lang, and then i-drag mo yung files na gusto mong upload doon, and diretso na siya dyan. So kinakrap ko lang yung mga hindi naman sobrang importante. So dahil nga gusto ko puro images lang and konting words yung nasa flashcards ko, kinakrap ko yung mga words dahil hindi naman mababasa kapag nilagay ko dyan yung mga words. Yan, katulad nga nito, meron akong Lipin Quotes Biochemistry na book or PDF. So, ayun yung sinesearch ko minsan, piniscreenshot ko yung mga kailangan ko doon. And then, dito naman, makikita nyo yung ginawa ko sa health assessment. So, makikita nyo, health assessment ko is red. And CMA113, and then, puro images siya. Makikita nyo din, wala siyang label dahil ibubullpen ko na lang siya label. And, mano-mano ko siya. Kapag ida-download, pwede nyong mag-select ng PDF, kung PNG ang gusto nyo, pero mas prefer ko PDF na high file print. And then, i-download ko lang siya kung ano yung pages, kung lahat ba ng pages gusto kong ma-download or selected lamang. So, sa pag-print, ang ginamit kong papel ay yung vellum board A4 na 22 pesos lamang sa Pandayan. And then, yung mga back side, so yung mga odd numbers, which is yung pages 1, 3, 5, lahat yun, pinrin ko sa vellum board. And then, yung nasa back side, which is yung bond paper ko na pinrin. Bakit? Kasi na-try ko na baliktaran siya i-print, and minsan hindi okay yung pag-print niya, which is minsan lumalagpas yung line, minsan hindi sila magka-align. So, ito yung layout para sa mga nag-automatic back printing. So, yung left side is yung front page, and then yung right side is yung back page. So, makikita nyo yung 1, 2, 3, and 4 magkakasunod lang. And then, yung sa kabila naman, nakabaliktad. So, 1, 2, 3, and 4. Bakit nakabaliktad? Kasi nga, mag-automatic back printing, and isi-switch natin yung papel para magkakaharap yung mga magkakaharap at magkakatalikuran talaga. Para sa mga mano-manong nagba-backprint katulad ko, so mas safe na mag-bond paper na lang kayo mag-print para pag dinikit or pag binunting nyo siya, kayo na lang mag-mano-manong layout. Medyo matrabaho nga lang dahil kapag automatic backprinting is diretso na kayo gupit, and kapag naman dito sa mano-manong layout or mano-manong pagbabaliktad is kailangan mo pang i-paste or i-cut isa-isa yung mga edges. Pero mas okay naman na mas sure para sa mga hindi nga wala or wala nga printer na automatic back printing. Mas okay na ganyan. And kung ayaw nyo naman, pwede yung 1 or yung page 1, piniprint nyo talaga dun sa vellum board, and then dun nyo gupitin. And then yung page 2 is bond paper para medyo hindi tayo sayang sa papel. So ayun yung ginawa ko sa Anafi. So nakadiretso yung mga page 1, nakaprint talaga siya sa bond paper. And yung mga nasa likod nun is binond paper ko lang para hindi nakakasayang ng papel or ng bond paper natin. So, after magdikit, ito na nga kinalabasan. So, mano-mano lang yan. And kung may automatic back printer kayo, optional lang itong procedure na to. So, ang last step ay yung pagko-combine. So, gumamit lang ako ng puncher and also yung ring binder. Kung gusto niyo naman ng hard bind, kayo nang bahala doon kasi medyo mahal yon, and hindi ko masyadong ano yan dahil flashcard lang naman to para sa akin. So, ginawa ko, inalign ko lang yung aking dulo ng paper sa left side ng aking flashcard, and then pinunch ko doon sa may puncher ko nga para magkakatapat sila. And then next, inalign-align ko lang yung paper. Gumamit ako ng binder, and also isa-isa ko siyang pinasok doon sa binder na yon, and then lock my binder. And so, this is the final result sa aking medical flashcards sa subject na biochemistry. So, makikita nyo na nagkakabaliktaran sila, magkakatapat sila, and maayos yung layout. So, depende naman sa inyo kung anong gusto nyong layout, and mas prefer nyo ng may page or yung kung ano man ang gusto nyo, kung may label na. Pero sa akin, labelan ko yan ng mano-mano para nare-review din ako. And that's it for today's video. I hope you guys learned a lot from this video. Sa mga nagnanais na gumawa ng printed medical flashcards, and kahit hindi medical, and kahit saan or kahit anong mga flashcards na kailangan, kahit formula ng engineering and everything, pharmaceutical drug, kahit saan. So sana nakatulong itong tutorial sa paggawa ng flashcards sa inyo para mas maayos natin ang ating pag-aaral ngayon kahit online class. Don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin ito. And also, click the notification bell so you're always notified whenever I post my YouTube videos. Bye!